So yun, what's up sa inyo mga kabowlers? Ngayon ay araw ng Biyernes, March 15, umaga. So good morning sa lahat ng mga followers natin dyan, sa lahat ng mga subscribers natin dyan. Sa vlog na to mga kabowlers, mga kapito, gusto ko lang mag-share para sa mga kapito natin, of course, and then para sa mga officials or mga nagpapaliga. So doon tayong mapupunta yung kwentuhan natin. And then at the same time, syempre, after that, mag-share tayo tungkol sa isang principle ng article number 33, which is contact general principle, na nag-request sa atin yung isang ano natin, subscribers natin, na i-discuss daw natin ang tinatawag na principle of verticality. Kasi isa sa mga crucial, okay, na pagtawag ng foul sa loob ng basketball court, of course, ano, yung tinatawag na paano ba talaga tinatawagan ang foul during tinatawag na paggamit ng principle of verticality at kung kailan nagiging legal yon. So, i-discuss natin yan. So, mapunta muna tayo doon sa tinatawag na yung crucial na mga sitwasyon ng mga referees at mga nagpapaliga. Kasi talagang kawawa yung mga referees ano, sa panahon ngayon, lalong-lalo na kapag ang mga referees, kahit ganong kagaling yan, okay, pag mga ligang labas, mga pambaranggayan, or yung mga open league na tinatawag, mga commercial league na liga, kahit ganong kagaling ang mga referees, kahit gaano kabiterano mga tumatawag dyan, ay nagkakaroon talaga ng malaking problema dahil sa isang sitwasyon na hindi pagsuporta. Eh, kulang ang suporta ng nagpapaliga. Okay? Ang gusto kong ano sa inyo, gusto kong bigyan din dito, no, na nalalagay sa alanganin yung mga referees dahil mas pinapriority pa nung mismong nagpapaliga ang mga players at saka coaches. Bakit? Kasi nagiging business na nga sa panahon ngayon ano, yung mga liga. So hindi katulad nung araw na ang pagpapaliga ay hindi business eh, 'di ba? Passion ng mga nagpapaliga, mahal nila ang basketball. Ngayon crucial na kasi nga yun nga gaya na sinabi ko, totally business na. Okay, agawan na ng mga liga, ng mga commercial league dahil sa tinatawag na mga sponsorship. And then, syempre malaki na ang tinatawag na mga quota ngayon, ano, registration fee. Ngayon, sa mga ligang labas na yan, eh, mga tinatawag natin na commercial league, semi-commercial league, o mga open league, kawawa yung mga referees. So, sa pagkakataon na to, kung may mga nanonood dyan na mga nagpapaliga, gusto ko lang ihatid sa inyo na ang basketball kasi nawawala ng tinatawag na moral, okay, o nawawala yung essence ng larong basketball dahil inalagay nyo ang buong responsibilidad ng laro 100% sa mga referees. Kaya pag ginawa nyo yan, parang wala na kayo, nawawala. Ang trabaho nyo lang is just a business, kumukumuha ng pera sa mga players, then sa mga teams, and then suddenly pag nasa loob na ng basketball court, pinapabayaan nyo na yung mga referees. Okay? Yung mga complaints ng mga coaches, yung mga complaints ng mga players, yun ang pinakikinggan ng organizer, hindi yung mga referees. So pressure talaga yung mga referees, kawawa. Kasi dahil na-experience yan talaga ng mga kabaro natin sa panahon na to, which is nakakalungkot talaga. Okay? Sobrang nakakalungkot. Ngayon mga kapito, kasi bakit yung sinabing nakakalungkot? Yung mga kapito natin na tumatakbo sa maliit na halaga lang, nagpapakahirap sila para makuha yung halaga na yon. Samantalang yung mga nagpapaligay, kumikita ng limpak-limpak na salapi. And then, pagdating sa aksyon sa loob ng basketball court, unang-una nawawala na yung safety. O, although nagbibigay ng tinatawag na mga penalty sa mga referees kapag may nagmura. Okay?
pag nagkaroon ng tinatawag na mga thrown out dahil sa mga profane language, mga activities ng mga players na sobrang na talagang hindi nakatanggap-tanggap, diba, mga pagmumura nila, ganun ng mga coaches. And then, pag ginawa naman ng mga referees yung trabaho nila, andyan niya yung mga pagbabanta sa mga referees, which is hindi naman ibibigay ng mga committees yung support, yung full support, eh yung nagpapaliga. Kumbaga, nalalagay pa minsan o madalas na hindi na nakakabalik yung referee or yung mga referees niyan sa laro na yon dahil mas kinakampihan nga ng organizer yung mga players sa mga coaches once na nag-complain. Okay? So yun, ganun kahirap. So gusto ko lang ipaabot sa mga nag-o-organize. Huwag naman masyadong business kayo. Okay? So, sobrang ano nyo na, sobrang kumikita kayo ng malaki sa liga na nawawala na yung safety. Okay? Nung wala na yung suporta ng mga nagpapaliga sa mga referees. So lumalabas na yung mga referees, yung bumubuhay sa inyo, hindi nyo man naman maibigay yung tawag na tamang suporta sa kanila. Okay? Tapos, darating pa sa mga rinirequest nyo pa kapag ang referee nagbibigay talaga ng mga tamang penalties, mga technicals, mga disqualifying foul, nalalagay pa sa langan ninyo mga referees at di na nakakabalik sa liga nyo. Eh dahil rinirequest nga ng mga team, which is yung nakakalungkot talaga. Eh sana naman mabago, no? Mabago yung mga ganyang sitwasyon. Huwag naman tayong, katulad nga na sinabi ko, huwag naman tayong masyadong tumingin doon sa tinatawag na pera. Okay? So, pero sa lahat ng mga kapito natin, yung talaga ang katotohanan. So, ang gawin na lang natin, siguro, tingnan na lang natin kung sino yung nagpapaliga. Kapag pipili rin tayo ng mga liga, huwag naman tayo basta-basta tanggap ng tanggap. So, sa lahat ng mga commissioner, yung mga leader ng mga grupo, tingnan din natin yung welfare ng mga kapito natin. Na kumuha naman tayo ng mga liga na hindi malalagay sa alanganin yung mga kabaro natin. Kasi wala, nakakalungkot, kawawa talaga. And then, sa panahon ngayon, di ba, sa social media, marami pang nasasaktan ng mga referees. Eh, merong mga susuntok, tatadyakan, wala namang ginibigay na suporta, wala namang ginagawa yung mga nagpapaliga. Okay? So, ganun na lang talaga, tanggapin natin ang katotohanan na ang basketball ngayon, hindi na maganda. Okay? Hindi na maganda dahil nagiging business na nga. So, sa mga kabaro natin, alam natin na gusto natin talaga kumita, ano? Once na naka-encounter tayo during the game na hindi talaga full support ang nagpapaliga, alisan na natin yan. Kaya huwag na tayong magdalawang isip na magtuloy pa. Alisan na natin kasi malalagay lang talaga tayo sa isang sitwasyon na hindi maganda. Okay? At syempre, tayo may mga pamilya tayo na uuwian, mga naghihintay sa atin. So yun na lang ang gawin natin. Huwag na tayong patulan, huwag na natin patulan. And then, alisan na lang natin. Then sabihin natin sa commissioner natin na malalagay talaga sa alanganin yung sitwasyon natin. Okay mga kapito, mga kabowlers, so sa lahat na nagpapaliga dyan, umayos-ayos naman kayo. Maging maayos naman kayo. Hindi na lang puro pera ang tinitingnan nyo. Ngayon mga kapito, pag-usapan natin yung tinatawag, sama na natin dito no, sa vlog na to, yung tinatawag na article number 33 which is ang principle of verticality. Pag sinabi natin principle of verticality, may mga principles dyan ng article number 33 sa contact, general principles na nakapasok. Ang unang-unang principle dyan na nakapasok ay yung tinatawag na cylinder principle. Okay? So, syempre tayo mga referees, bago naman tayo mag-referee, alam na natin yung cylinder principle na yan. Ano? So, papiyawa natin. Pag sinabing cylinder principle, yan lang yung space
na occupy ng isang player para maging legal siya. Okay? Both defense and offense. Okay? Yan ang cylinder principle. Okay? Yung tinatawag na imaginary lines na occupied lang ng isang player. And then, ipinapasok din sa principle of verticality ang tinatawag na principle ng tinatawag na legal guarding position. Okay? So, yon yung dalawang principle na yun na nakapasok sa principle of verticality. Ngayon, paano nagiging legal ang tinatawag na paggamit ng principle of verticality? So, unang-una, mayroong tatlong components na ginagamit na dapat nandoon para ka maging legal. Tatlong components. Okay? So, sa pagbabasa natin ng rules and regulations ng FIBA at pag-aanalisa natin ng rules and regulations ng Pro League, either yung PBA, NBA, tatlong components lang talaga ang nandiyan dyan nakapasok. Kaya ang unang component ay yung tinatawag na distance. Okay, distance. Ang pangalawang component ang tinatawag na position. Okay? At ang pangatlong component ay ang tinatawag na motion. So, tatlong component lang ang ina-apply sa tinatawag na principle of verticality. Okay, ngayon, paano nagiging legal? So, syempre, bibigay tayo ng example. Magbibigay tayo ng video. Iano natin, papakita natin dito. Na mga sitwasyon, yung mga senaryo na yan, na legal. Okay, so unahin natin ang video na to. Ayan. Ayun mga kapito, makikita natin sa video na yun ano, na paano dumipensa na gamit ang principle of verticality at ang tinatawag na cylinder principle na isa lang ang kamay na ginagamit na pan-challenge. Okay? So makita natin doon na hindi tumawag ang referee dahil legal ang ginawa ng depensa. Okay? Tumaas ang kanyang kamay, merong extension, pero bago dumikit ang tinatawag na offensive player, binalik niya ang kanyang isang kamay sa katawan niya para hindi siya magkaroon ng extension. And then sa ere, sa kanya i-challenge yung defensive player, which is legal. Okay? Pero, of course, may contradictory yun. Kung hindi niya inalis yung pag-extend niya na ganun, tatawagan siya ng foul. Ganun lang yung contradictory pag ginamit natin ang principle of verticality. Ngayon sa pangalawang video, ito, panoorin natin ano, paano naging legal pa rin to. Ayan, panoorin natin. So yan mga kapito, kung makikita nyo sa pangalawang example, ano, makikita natin dyan, of course, yung distance. Makita natin yung distance, di ba? Na bago dumating ang opensang player doon sa depensa, na ipakita niya na ang tinatawag na legal guarding position niya. Okay? So mapapansin natin yung distance at yung tatlong components doon. Ano, distance para maibigay niya o mailagay niya ang kanyang sarili sa tinatawag na legal guarding position. And then yung pangalawang component nandoon yung position. Nung tumalun siya, nakita natin yung verticality nandoon. Okay? So, vertically, tumalun siya. Nakataas ang kanyang dalawang kamay, which is hindi siya lumabas sa tinatawag na cylinder niya. Okay? Which is legal na pag-challenge
sa tinatawag na principle of verticality. Okay? So, walang tawag ng foul dahil legal. So, ganun. Dapat, ano, tinitingnan natin yung ganung scenario, sitwasyon. Okay? So, sa pangatlo, ito yung pangatlo kung paano magiging legal ang tinatawag na paggawa ng principle of verticality. Yan ang pangatlo. Sir, mga kapito, no? Pagdating sa pangatlong example natin, ang tinatawag na pagtamang pag-challenge, ano, tamang paggamit ang tinatawag na principle of verticality, ay nandiyan dyan pa rin yung tatlong components. Nakita naman natin uli, nandiyan yung distance, nandiyan ang position, and then, nandiyan yung tinatawag na motion. Okay? So, kung i-analyze natin yung pangatlong example natin, during distance, nagkaroon ng tinatawag na distance, of course, na ipakita na pa rin yung tinatawag na legal guarding position ng depensa. And then, ang motion niya, hindi pa-vertical, okay? Kundi pa-atras. Okay? Pa-atras ang motion niya. Kita natin dyan, no? Nung pa-atras ang motion niya, dahil alam niya, yung offensive player, talagang naka-ano na, nakabuelo na papunta sa kanya. So, ang ginawa niya, para maging legal ang kanyang ang kanyang pagdepensa, nag-move backward siya. And then pagtalo niya ng backward, tinamaan siya ng offensive player. So tumawag ang referee ng offensive foul. Okay? So nandoon yung tamang motion. So bakit sa ganitong scenario tama yung motion na ginawa? Kasi sa legal guarding motion ng player, kapag moving backward siya, legal yan. Okay? Hindi lang nagiging legal ang pagdepensa ng isang player during nasa ere ang action, ay mag-move forward ka. Makitaan ka ng referee, nagkaroon ka ng moving forward na motion, at nagkaroon ng contact dyan, yung nag-move forward na player, siya ang responsible dun sa contact na yon. So, matatawagan nyo ng pushing foul. Okay? So, tatandaan natin, ano, yung mga example na pinakita natin kung paano nagiging tama yung depensa or pag-challenge ng depensang player sa tinatawag na offensive player, laging nang meron tinatawag dyan na proper motion. Okay? So, nandiyan dyan pa rin yan. Yung moving backward, laging sinasabi ng referee na hindi mo kinakailangan mag-push forward. Moving backward or tumalong ka lang vertically. Diba? Pag sinabi natin vertical, straight lang ang talon mo. Ganun lang ang talon mo. Yun ang tamang pag-challenge. Ngayon mga kapito, so syempre, kung meron tayong tamang depensa na example, mag-example din naman tayo ng maling depensa. Okay? Kung paano tinatawagan ng pushing foul, ang depensang player, at hindi niya nagamit ang tinatawag, na-violate niya ang tinatawag na principle of verticality. Okay, so pakita natin ng isang example na to. Oh, yan. So mga kapito, nakita natin yung unang example ano, kung paano binaviolate ang tinatawag na principle of verticality. So, ando pa rin yung tatlong component. Hindi nawawala yun, ano, distance, position, and motion. Bakit naging illegal yun na tinawagan ng referee ng foul or ng pushing foul ang player? Kasi ito yun mga kapito. Lagi natin sinasabi na ang legal ay patas lang. Okay? Ang position ng kamay. Ibig sabihin nun, ginagamit mo ng tama ang tinatawag cylinder principle. Okay? Hindi ka nag-extend.
Pero, sa example natin, nakita natin ang player, binaba ang kanyang kamay. Okay? Ibig sabihin, pag binaba mo ang kamay, galing ka sa taas, binaba mo, nagkaroon ka na ng violation ng paggamit ng cylinder principle, which is nawala ka na sa posisyon mo. Okay? May extension na. At nagkaroon ng contact, ikaw ang responsible doon. So nakita natin, depensa ang naging responsable ron kasi siya ang lumaba sa cylinder niya. Ganun lang kasimple yun. Okay? So ngayon, yung pangalawang example natin, ano, panoorin natin kung paano mali ang tawag, ang paggamit ng tinatawag na principle of verticality. Ito yan mga kapito. So yung mga kapito, nakita natin ano, sa example na yan, yung player, tumalon, di ba, dumepensa, of course, didepensa yung player. Pagtalon niya, may motion siya na tumama sa gilid yung opensang player sa gilid. Okay, sa ganun scenario, sa ganun sitwasyon, lagi natin tatandaan mga kapito, pag nakakita tayo ng ganung scenario o sitwasyon, during defense na umikot, at pinatama dito, foul yun. Klarong-klarong pushing foul yun. Bakit pushing ang itatawag doon? Kasi may motion. At nagkaroon ng effect doon sa offensive player. Okay? So, ibig sabihin, pag ganun ang player, may motion siya, tumama rito, ibig sabihin, na-push niya ang offensive player. So, ibig sabihin, ano pa rin yung tatlong components? Inuulit-ulit naman natin, hindi nakakilanon. Although, nandun doon ang tinatawag na initial legal guarding position, which is correct. Pero, pagdating sa motion at tinatawag na positioning, okay, sabi natin tama ang positioning during pag-attempt. Pero yung motion, nagkaroon ng motion sa ere, ng pagtalikod niya, I mean, pagtagilid niya, nagkaroon ng contact. Doon na violate. Hindi na kumpleto yung tatlong component. Eh mga kapito, yung ano naman, mga ibang example na pwede pang ipakita natin sa ganyang sitwasyon, eh ganun lang, meron pa, marami pa, no? Pero yung example na pinakita natin, okay na yun para siguro makita natin ano talaga kung paano nababiolate ang tinatawag na principle of verticality at kung ano ang tama na paggamit ng principle of verticality. Okay? So, sana nakakuha ng magandang ano no, magandang tips yung mga kapito natin na may apply nila yon sa loob ng basketball court during the game. Okay? So, yun lang. Importante kasi na mag-aral talaga tayo ng rules and regulations, pag-aralan talaga natin at na-apply natin sa loob ng basketball court. Kasi mostly talaga mga kapito, ang crucial talaga na tawagan sa loob ng basketball court ay ang foul. Okay? So, mahirap sa sitwasyon na kumuha ka ng kumuha ng tumawag tayo ng tumatawag ng infraction ng foul na hindi naman talaga foul. Sabihin, kakaroon niya ng problema pagdating sa tinatawag na team fouls penalty. Either dyan na yan, sobrang aga pa, nape-penalty na ang bawat team, and then babahiran tayo ng tinatawag na yung mga referees ano na hindi tama yung pagtawag natin. Dahil, can you imagine, kung tawag tayo ng tawag ng foul, na hindi naman talaga foul, maaga pa lang malalagay na sa 10 fouls penalty ang isang team. Okay? And then, makaka-experience tayo na, can you imagine, penalty na yung kabilang team, and then, wala pang foul yung kabilang team. So, masisilip yan. Okay? So, kailangan yung consistency natin eh maibigay natin talaga, tumawag tayo ng tama. So, maging accurate tayo sa mga calls natin. Bagamat hindi naman talaga tayo perfecto. Diba? May mga pagkakamali minsan, hindi natin ano na yun. Naintindihan naman na yan ng mga coaches. Okay? So, kaya lang, as much as possible, walang mangyaring ganun. Okay? Huwag nating ilagay sa sarili natin na makakagawa ako ng mali. Hindi. Kailangan
yung feeling na ando na tayo, yung feeling na kailangan walang mangyaring mga lapses. Okay? Although talagang pag-aksidente na hindi natin natawagan at di naman tayo makakatawag talaga during na natatakpan tayo or nakatalikod sa atin. Eh wala tayong magagawa. Importante lang kasi yung talagang samahan ng mga referees. Yung komunikasyon nila, yung tamang paggamit ng tinatawag na area of coverage, wala talaga makakalusot dyan. Kasi kung tatlo naman ang referee sa loob ng basketball court, ang problema. Mahirap lang talaga kasi na mag-referee tayo ay yung tinatawag na two-man officiating, which is talagang pagod. Okay? So, yun. Mga kapito, pag inano lang naman natin yung ating trabaho talaga, wala namang problema. Tumakbo tayo talaga. Hindi tayo pa pwedeng palakad-lakad sa loob ng basketball court during the game. Okay, lalong-lalo yung mga crucial game. Takbuhan natin. Okay? So, kailangan lagi tayong nasa tamang posisyon. Okay, sabi nga, nasa tamang posisyon sa tamang oras. Okay? So, yun mga kapito, sana nakatulong yung vlog na to sa lahat ng mga viewers natin at sa lahat ng mga supporters natin. So, sa mga susunod na vlog natin, abangan na lang natin kung ano pa sa article number 33 ang pwede nating i-share kung paano talaga nakukomit, kung paano talaga tinatawagan ng foul kasi yung talaga medyo crucial. Okay? So, shoutout na lang sa lahat ng mga kapito natin dyan, sa lahat ng mga solid subscribers natin, mga followers dito sa ating YouTube channel. Shoutout sa inyong lahat sa buong saan man kayong sulok ng mundo naroon. Okay, mga kapito, mga kabowlers, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Dito ko natatapusin ang ating video. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace. Out.